Huwag mo namang kalimutang tao ka rin. Tao lang po, nagkakamali rin po. Nakakatawa ang tunog niyan, pero may isang kaibigan mo na nagsabi niyan, di ba? Pero totoo naman, ha? Hindi naman talaga tayo perpekto. Hindi naman tayo lagi ang tama, na para bang ikaw na lang palagi ang nagpapayo. Pero kung umamin na eh, okay na. Nagkamali eh, pero umamin agad, no? Mga taong ano, mga taong wala nang satsat pa, wala nang palusot pa, umamin agad para ano, para maka-move on na. Sarap kaya ng mga kaibigan na ganito. Kasi minsan, parang nahuli mo na, nabuko mo na, eh magpapalusot pa. Nagmumukha tuloy siyang ewan. Taas ng pride, taas ng ihi, ayaw patalo, ayaw umamin, ang nakakainis pa, pinaninindigan yung mali niya na alam naman niya na mali. At alam ng lahat ng tao na nasa paligid, mali siya. Alam mo, huwag kang masyadong nagsasasama sa mga taong kahit kailan hindi umamin sa kasalanan niya. Di niya lang minsan gagawin yan. Dadalasan pa niya yan. Kaya mahirap, o kaya nakakainis, nakausap at kasama mga taong ganyan. Tandaan, tao ka lang, nagkakamali din. Maraming aral ang buhay, maraming pagkakataon sa buhay na kailangan umamin agad na mali ka. Importante, natuto ka, nagsorry ka. At kapag hindi ka pinatawad, okay lang yun, at least nagsorry ka. Ngayon, kung may galit pa siya, eh problema niya na yun. Siya na ang may dalahin nun. Kanya-kanya naman talaga tayo nang tanggap ng mga sorry, sabi ko nga, di ba? Pati yung mga nagkakamali sa atin. Kung gusto mo pa siyang bigyan ng leksyon, o kaya gusto ka pa niyang bigyan ng leksyon, eh nasa kanya na yun o nasa sa'yo na yun. Saka isa pa, ang hirap kaya kapag ikaw ang nagkamali, eh alam mo sa sarili mo na ikaw ang mali, eh tapos hindi ka magsusorry. Para kang ano niyan, para kang hindi mapakali. Nakukonsensya ka. Alam mo na may nasaktan ka. Kaya parang hindi ka matahimik. Kapag nakasakit, mag-sorry na agad. Para na rin sa ikatatahimik ng sitwasyon. Masarap matulog ng gabi nang wala kang atraso. Mahimbing, tahimik ang pahinga mo. Kapag wala kang sinaktan o kaya inistorbong tao. Yes, hindi ka naman perpekto eh. Nagkakamali ka din. Pero ang importante, ang pag-amin ng mali. Hayaang makita ng mga anak mo ang karakter na ito. Kung yun ang lagi nilang nakikita, yun ang matatandaan nila. Alam mo, balang araw, guide na nila yan sa buhay para maging isang mabuting tao. Ganon din tayo sa Diyos. Kapag humingi ka na ng tawad sa Kanya, kapag lumapit ka na sa Kanya, patatawarin ka na Niya. Dahil ang tingin Niya sa iyo, ang nakikita Niya sa iyo, ay hindi na yung pagkakamali mo. Tandaan, sa Diyos, sa mata ng Diyos, mas mahalaga ka sa ginawa mo na pagkakamali. Sa buhay naman, eh magpakumbaba at tanggapin na may mali at humingi ka ng sorry. Hindi ka o hindi ako o hindi tayo perpekto. At huwag mo namang kalimutang, tao ka rin. Sabi nga sa Mark 11:25, whenever you stand praying, forgive if you have anything against anyone, so that your Father who is in heaven will also forgive you your transgressions. Thanks for watching! Kung nagustuhan mo ang mga videos na napapanood mo, please subscribe to my YouTube channel, Dennis Antenor Jr. And don't forget to ring the bell para ma-notify ka kapag may bagong video na nakapost. Thank you and God bless you!